Kilala niyo ba ito? Hindi ba siya rin to? At ito pa? Ang nasa larawan ay si James Kumar, ang Indian Filipino na idinawit sa isang issue na umabot sa pagdinig sa Senado na tinawag nga na Fideya Leaks. Idinidikit ang kanyang pangalan sa presidente at lalo na sa first lady. Nagpakita pa nga ang mga DDS ng larawan na kasama ni James Kumar, ang first lady at si President Bongbong Marcos. Eh kung naniniwala tayo sa guilty by association, lalo na sa picture lang, eh anong masasabi nyo dito mga DDS? Ito, at ito pa. E di ang mga litratong ito ay magpapatunay na agad na mas matagal nang kilala ni former President Rodrigo Duterte at ni Senator Bongo si James Kumar. Dahil di hamak na mas matagal na ang mga litratong ito. Oh, ngayon napapaisip ka, no? But wait, there's more. Pero teka, ang pinakamahalagang tanong ay sino nga ba si James Kumar? Bago tayo magbigay ng konklusyon na isa siyang masamang tao at tila kasalanan na agad ang madikit sa pangalan niya, ang mas magandang gawin ay huwag tayo magbase sa chismis o sa mga kasong gawa-gawa lang na di kalaunan ay na-dismiss ng korte. Kaya hindi tayo magchichismisan ngayon. Gusto mo ba yon? Gusto ko yon. Magpapakita tayo ngayon ng mga facts with evidences. Alam nyo ba na si James Kumar ay isang philanthropist? Oo, siya ay madalas na nangunguna sa mga kusang pagbibigay sa ating mga kababayan. Kaya naman madaming litrato sa internet na naglipa na ang magpapatunay dito kung saan kasamang nagbibigay tulong si James Kumar sa ating mga kababayan mula pa noong pandemic hanggang ngayon. Dahil naniniwala si James Kumar sa bayanihan, ang isang dominanteng kaugalian ng mga Pinoy. So ayan guys, malinaw na no? Kitang-kita natin na isa palang mabuting tao si James Kumar. Again guys, yung mga larawang yan, mga litratong yan ay matagal na no, na naglipa na sa internet at hindi yan gawa-gawa lang o kinuha lang ngayon, last week, kahapon o nung kasagsagan ng Fideya Leak. So matagal na po yung mga litratong yan na nasa internet. Itong mga litratong ito ay kuha pa buhat noong pandemya, noong kasagsagan ng COVID. Napakaraming pagtulong ang pinangunahan ni James Kumar noong mga panahong hindi niya kailangan ng recognition o pagkilala. Siyempre, hindi naman siya politiko eh. So, matatawag natin yan na genuine concern. Tunay na pagtulong. Walang inaasahang balik. Alright, gets mo ba? Again, siya ay tahimik na tumulong at tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya naman, mapapakanta ako ng si James Tahimik lang. Kaya ako naniniwala talaga ako na ang pagiging mabait, mabuting tao ay hindi kayang pekein, no? Kung palaaway ka, palamura ka, yan, kitang-kita yan ng mga tao. Makikita yan, hindi mo yan maitatago. At kung mabuti ka naman at mabait ka naman, never kang gumanti sa mga nagpaparatang sa'yo. Nako guys, si Lord ang magtatanggol sa'yo. Bato-bato sa langit, tamaan na karma. Iyon lang. Bye!